Rafi, sa ating pong unang sumbong at aksyon, follow-up report po ito. At YouTube title po ito na I'm Crazy in Love with a Scammer, kung saan nakausap nyo nga po dito si SG Joalves sa tangkanyang kapatid po na si SG Dennis. Idol Rafi, base po sa comment section po ng video po na ito, marami po ang netizens na naiyak, naging emosyonal, marami pong pumuri dito po kay SG Dennis dahil po sa lubos na pagmamahal niya sa kanyang kapatid po na si SG Joalves. Request ng mga netizen na dapat daw tulungan namin si Mr. Panulino, si Sir Dennis, kasi para sa kanila at para sa akin at para sa amin dito, tunay na bayani po talagang kapatid itong si Mr. Dennis Panulino. Kaya nga po, nagbabalik muli si Mr. Panulino, si Sir Dennis. Sir Dennis, maganda hapon. Yes, Sir Idol. Magandang hapon po. Alam nyo ba, Sir, marami kayong pinaiyak ng mga netizen, maraming umanga sa inyo, sumaludo sa inyo, bumilib sa inyo dahil sa pinakita nyong kakaibang pagmamahal sa iyong kapatid. Tunay na pagmamahal, pagmamalasakit. Marami pong natuwa. At alam nyo ba, Sir, sabi nila tawagin daw namin kayo ngayon para bigyan kayo ng tulong. Bilang, sabi, bigyan ng award, yung iba sabi, bigyan ng reward. Ang dami pong natuwa. Nakasentro po karamihan ng mga comments doon sa inyo. Alam nyo ba yon, Sir? Nabasa nyo po yung mga comments? Napabilib po sila sa inyo. Ilan po ba kayo magkakapatid, Sir Dennis? Bali, walo kami, Idol. Pang ilan po kayo? Pangalawa po. Pangalawa. Pangalay na po namin babae po. Ah, okay. Pang ilan po itong si Sir Joe Alves? Pang-anim po, pang-anim. Okay. Yung pang-anim na babae, nasaan po? Nandito sa Pilipinas, sa abroad? Nasa amin po, sa probinsya po. Pero kayo po bilang pangalawa, kayo po yung tumutulong sa iba niyong mga kapatid? Opo. O, ilan po yung inyo pong anak, Sir? Bali po yung isa lang po, kaso na namatay po. Oh, shoot. Okay. Namatay po sa akin yung may butas po yung puso. 7 months pa lang po namatay na. Ah. Si Mrs. po anong trabaho? Wala po. Okay. Bali yung una ko po yung kinakasama po, doon po akong may anak po. Ah, okay. Nagkaiwalay din po kami dahil po sa yung kinikita ko po, ginagasta po sa sugal pangutang po. Tako. Okay. Ah, yung dati niyo po kinakasama, yung pera niyo, winawaldas lang po, pinansusugal. Oo, sa sugal at saka sa pamigay po sa mga pamilya din na hindi ko alam. Okay. At mabuti naman po, nakakalas na kayo doon. Ngayon, itong bago niyong kinakasama, maayos naman po. Opo, maayos naman po. Matiwasay naman po yung pagsasama niyo. Opo. Ayun, okay. And then, yung pangatlong niyo pong kapatid, security guard din. Ano po hindi trabaho? Hindi po, kami lang po dalawa po. Bali po ako, kaya napunta ako rito. Bali po, nag-apply ako ng pinon. Kaya napadpad ako rito. Nag-apply po kayo sa pagka-police? Opo, criminology graduate po ako eh. Tapos nag-apply ako sa Manila, tapos yung in-applyan kong agency, itong Royal, nag-a-con po ako, nag-a-duty po ako, nag-a-apply po ako, kaya hindi ako pinalad, nag-guardian na lang po ako. Bakit po? Ano nangyari? Hindi kayo nakapasa dahil sa inyong height? Matangkad naman po kayo? Hindi na kayo nakapasa dito, sa exam? Kasi, sa time po namin kasi, Idol, masyadong masilan po yung applyan ng PNP po. Pero okay naman po kayo ngayon dyan bilang SG, maayos naman po yung sweldo nyo, nasa tama naman po, kompleto benepisyo. Opo po, tama naman po, kompleto naman po, benepisyo po. Okay. Ano pong trabaho ng iba niyong mga kapatid, bukod sa kayo nga po, security guard, at yung isa niyong kapatid, security guard? Wala po, yung sa yung iba kong kapatid po, nasa ako na po, nasa probinsya lang po, wala po trabaho. Tapos yung panglima namin, yung nang tinulungan namin doon sa Manila na mag-apply na po, nung punta ng abroad doon sa Singapore. Nakapunta na rin po, OFW na ngayon? Opo, nasa Singapore po ngayon, na sawa naman ang Diyos at safety naman po. Good. At yan po dahil sa nagtulong-tulungan kayo magkakapatid? Opo. Yung po yung iba naming kapatid wala po trabaho, nasa probinsya lang po. Ayun. So ang dami niyo pong tinutulungan? Tumutulong lang po sila doon sa nanay namin. Nabanggit niyo po doon sa video nung nakaraan, sabi niyo, niminsan hindi ka nakatikim sa akin ng pitik. So ibig sabihin, kayo po'y napakabait na kapatid, hindi po kayo nananakit. Hindi kinyo pinagsasamantalan yung the fact na kayo'y nakakatanda, kaya pwede yung palu-paluin, pitik-pitikin yung nakabata. So mapagmahal opo, kayong kasi, kuya, ibig sabihin? Opo, kasi nung pinanganak ko yan, Idol, ako po yung balialalay ng kumadro na doon sa nanay ko. Mm-hmm. Kaya nung lumabas po yon, nung nalaman ko pong lalaki, kalalabas pa lang po yan, halik-halikan ko na po yan kasi tuwang-tuwa po ako, may kapatid na po akong lalaki. Ah, okay. Ilan pong babae
inyong kapatid? Bali lima sila ngayon, may bunso kaming isa, lalaki. Yung okay. Pinakabunso ko. Ah, meron pa mas bunso, mas bata pa kay Sir Joe Alps? Opo, meron pa po. Okay, so babae, yung panganay, tapos kayo po, lalaki, and then sumunod, babae ulit? Opo, babae po. Bali pang-anim si Joe, lalaki po. Tapos ah, kaya pala sabi mo, nung lumabas na lalaki, niyakap-yakap po, natuwa ka kasi magkakaroon ka na ng little brother. Ang sweet mo naman, sir, lalo akong bumibilib nito, ha. Hindi, ikwano ko. Bali, 15 years old data, 16, bago ako nasundan ng isang lalaki. Ah, so ang agwat niyo po pala ni Sergio Alps ay 15 anyos? Opo, nung dumating siya po, magpo-40 high school po ako. Wow, okay. Kaya pala ang turing mo sa kanya, parang baby. Sorry if I'm using the wrong word. Baby meaning, yung bang sobra yung pag-aalaga mo sa kanya? Opo, noong kasi lumaliit pa yan, kung saan ako pupunta, sama-sama ko po yan. Ha? Huh? Yeah. Bubuntot-buntot sa inyo? Opo, doon sa probinsya po, no, mula maliit pa po yan, sama-sama ko po yan. Hanggang sa nagbinata na 12 anyos na siya, nung umalis na ako doon na nag-apply na punta na ako ng Manila, yun, doon ka po tapos noong nag 17 years old yan po, nandito na ako sa Pampanga, kinuha ko na siya po, dito na yun sa akin natira. Aha. Sa boarding house. Oh. Hanggang sa kunan ko po ng security license. Kaya pa rin po ang kumuha noon sa social? Opo. Oh. Okay. At uniform niya po, lahat, akin, ginastosan ko po. Oh, hindi naman siya natuwa at kumbaga pakonsuelo, gumanti at gumawa ng kabutuhan sa inyo, nagregalo man lang sa inyo, walang ginawang ganon? Maya ko naman po, minsan na makabili naman siya ng kano. Ang sa akin lang kasi yung idol, yung kinita mo sabi ko, ipunin mo. Kahit hindi na ako kasi yung sa akin kinita, sa amin lang yon, sa akin lang. Yung sa iyo ako, kasi binata siya, gusto ko rin sana yung makita yung... Makaipon. Nakakuan din siya na mamahalin din yung gamit niya. Ayun, okay. Hindi mas siya malugi sa ibang mga binata na makabilis na siya ng maganda. Okay. Saan po yung probinsya niyo, sir, originally? Taga saan po kayo? Iloilo po, idol. Ah, Iloilo yung tatay, nanay niyo? Nanay at saka tatay ko po, Iloilo talaga. Parehong Iloilo kayo. Okay. Opo. Now, sir, ano pong naging reaction ni Sir Joe Alps matapos lumantad na nga po yung nanay nung mayari ng picture na akala ni Sir Joe ay si Hart Isaga? Ano po yung reaction? Nag-usap ba kayo pagkatapos noon? Opo, sir, medyo nagulat lang siya kasi siguro hindi siya makapaniwala. Ano ko naman siya, in-text ko naman siya na, oh, ayan na, kako, yung katotohanan, maniwala ka na. Ano pong sabi niya? Wala naman siyang imik, tahimik lang siya. Hindi naman siya nag-consulkin, namin magpinsan. Pero tangkap niya na po na naloko siya, na scam siya? Opo, tangkap niya naman po, na kaya nga daw nag-consulkin, nagpalit siya ng number para manahimik na. Ayun, okay. Pero nasa kanya pa rin po yung mga resibo nung mga pinapadala niya just in case gusto niya maghabol or kailangan natin habulin yung scammer. Opo, kausapin ko pa po siya ng yung true and true ng dalawa lang kami para yung mahabol namin yung ano niya. Ilan hubang litratong hawak-hawak ni Sir Joe Alves? Dalawa lang yung dalawa? Meron pa? Marami yun, idol, yung hawak siyang litrato na yun eh. Kasi yung nakita ko, isa lang yung hapon na... Balin, nag-argue kami. Sabi ko sa kanya, patingin ng girlfriend mo. Yun, binigay niya, pinakita sa akin isang piraso lang. Okay, pero marami yon. Marami yon. May nakadamit pa yan dati, idol, na ano eh. Yung naka-nurse ng damit. Okay. Kasi nga po, nurse po siya sa abroad. Oh. So marami siyang picture. Marami, idol. May na ni Hart Isaga. Opo. Okay. Kaya ako tinanong yan, dahil mamaya, meron akong sasabihin. At ito po'y observation din ng ilang netizens. Mamaya po, magugulat po kayo dun sa mga revelasyon. Or I would say, kasama na rin po opinion ng mga netizens tungkol sa kasong ito. Now, sir, ito na po ang dahilan kung ba't kami napatawag sa inyo. Dahil sabi ng mga netizens, kami raw po ay dapat mag-extend ng tulong sa inyo bilang award. Kung kayo pong tatanungin, ano ho ba ang pwede namin maitulong sa inyo? Yan po'y galing sa mga netizens po yan, ha? Hindi mo yan hiniling. Ang may hiling po niyan, mga netizens, hindi po kayo. Pero mas gusto ko po manggaling sa inyo kung kayo po ang tatanungin, ano ba maitutulong namin sa inyo? Compliments of the netizens. Pero syempre, yung pera magagaling sa akin. Sa akin lang, idol, kapatid ko lang sana yung tulungan siya na maipat
protect yung sarili niya. Although about naman sa mga kapit, ano lang po, idol lang may tulong, wala naman akong ano doon eh. Kapatid mo pa rin iniisip mo. Yes. Eh sabi naman netizen, ikaw ang tutulungan namin. Kita mo naman to si sir, ha? Kita mo? Tanong ko kung ano may tutulong sa... Yes, sir, yes, sir. Yung ang iniisip ko lang kasi ngayon, yung kapatid ko eh. Wow. Sa naman. Akin, wala akong iniisip para sa sarili ko eh. Alam mo, sir? Oh, man. Yung kapatid ko na lang, idol. Kasi hindi ko alam kung makakayanan niya yung kwan niya. Kasi sasabihin niya na okay lang siya, pero depensa yun, idol, masakit yun eh. Pero sa akin, idol, walang problema sa akin kung ano, basta yung sa... Okay, pwede ko naman po tulungan kayong dalawa. Pwede naman po ikaw at saka siya. Pero bago namin po siya matulungan, kailangan payag po siya na tumanggap ng tulong galing sa amin. Which is, yun nga po, yung bibigyan siya ng free medical check-up, di ba? Kasi, paano ko masabihin ito? Kasi hindi ako doktor eh. Yung pong pinagdaanan niya, I'm sure, tama nga kayong word, masakit yon. Yung inakala niya na meron isang babae na nagmamahal sa kanya, na minahal niya yung litratong yon, yung pala, malaman-laman niya, talagang totoong litrato lang minahal niya, and then bumuo siya ng pagmamahal, and then malaman-laman niya, he's been had. Kumbaga naloko siya. Masakit yon. Opo, ito, baka maawi pa sa depression niya eh. Di ba? Kaya nga sabi ko, sir, pero kailangan tanggapin niya yung tulong namin. At kapag tinanggap niya po yan, makumbinsin niyo po, kami po'y willing maghanap ng isang psychologist o psychiatrist na magbigay sa kanya ng counseling. Opo, idol. Kausapin ko siya, idol, ng masisinan yung dalawa lang kami para yung... Kasi yun ngayon, medyo nahiya sa akin kasi nahiya daw sa akin dahil nga doon sa nagawa niya, hindi siya sumunod sa akin ng lahat ng mga sinasabi ko. Oh, na-realize niya nagkamali siya dahil hindi siya sumunod sa'yo. Opo. Big brother is always right. Nasabi sa kanya na bigyan siya ng pagkakataon na mag-isip para yung sarili niya maayos naman. Para ma-clear na yung lahat ng iniisip. Okay. Ganito, sir. Bigyan kita ng 50,000 pesos, sir. Yan po ay request po yung mga netizen na bigyan ka raw ng award. Kaya yung award na ni-request ng mga netizen na ibibigay ko sa iyo is 50,000 pesos bilang isang bayaning kapatid. Pwede, idol, sa nanay ko na lang yon ipadala para makatulong po sa kanila. Minuto-minuto, sir. Pinabibilib mo kami, ha? Nanay ko na lang. Okay. Sige, kasi sir. Pa... Kung yan po yung gusto nyo, sir, masusunod. Sige. Ibigay nyo po yung account number ng mother ninyo. Doon po namin ipapadala yung 50,000 pesos po. Bakit? Anong sitwasyon po ng mother ninyo ngayon, sir? Ali po, kasi nung wala kasi akong perang pinapadala nung nakaraang buwan na ano, kasi may maintenance sila na gamot eh. Oh, saan po kayo yung mother nyo, sir? Nasa Iloilo po sa idol. Kasama niya po si tatay. Opo, yung tatay ko po. Wala akong trabaho ngayon si nanay. Wala po. Pati si tatay. Opo, nasa bahay lang po sila. Tapos tulong-tulong kay magkapatid para sustentuhan opo sila. Opo, kasi nung nakaraan, numingi sa akin ng pambili ng gamot noon, 1,000 lang yung binabigay ko eh. Okay. Sige, sir. So, yan po ang gusto niyo mangyari. Masusunod. So, 50,000 pesos po ipapadala po namin sa account ng nanay ninyo. Tatawagan po namin mamaya off-air para agad-agad yung pera ma-transfer na. Opo, idol. Salamat sa back po, account. Idol. O dili kaya pera padala. Opo. Okay. And then, kumbinsin nyo po si Sir Joe Alps na magpa-counseling. Kami po ang babayad. Lahat, pamasahe. Okay, sir? Para... Opo, idol. Sige po. Kumbinsin ko po siya po. Para naman maklear yung mind niya. Sa ngayon kasi, sir, magulong isip niya. At there's that opo possibility na baka mauwi pa kung saan. Yung opo sa sobrang sakit na dinaranas niya ngayon, I'm sure he's in pain. Mahirap yun eh, yung nalagay ka sa sitwasyon for 4 years, minahal mo yung isang tao, ginawa mo lahat, halos mabuang ka na. I can use that word. Sorry dong kay Sir Joe at kay Sir Dennis, mabubuang-buang na itong si Sir Joe sa pagmamahal doon kay Heart Isaga. Kalain mo, pinaniwalaan pa yung eroplano nag-U-turn. Pag dumating ka na ganun sa punto na kung ano sabihin nung kausap mo, pinaniwalaan mo kahit nasuntok sa buwan, ibig sabihin, wala na, obsessed ka na dun sa taong yun. Hypnotize ng pag-ibig. Idol. Pwede, yun nga sinabi ng ibang netizen. Now, the only way na para tanggalin yan sa kanya, ipapakounseling natin. Yes. Sir Dennis, sige po, 50,000 pesos po, ipapadala namin sa nanay nyo. Okay, anong mensahe nyo po sa mga netizens na humahanga po sa inyo? Gusto nyo po magbigay ng mensahe? Marami po kayong tagahanga.
Sa mga nag-comments na maganda po para sa akin, salamat po. At saka sana po maintindihan nyo rin yung kwan ng kapatid ko kasi medyo nag-upan siya ngayon. Sa lahat na nag-message na tulungan po ako, maraming maraming salamat po. Okay. Ito ngayon yung buwelta natin doon sa may-ari ng picture na ginamit ng scammer at sa nanay nung may-ari ng picture. Ito yung observation ng mga netizens. Unang-una, bakit daw galit na galit yung pamilyang yon? Opo. Tinawag tayong irresponsible, reckless, and unprofessional. Tinira tayo ng tinira. Never doon sa kanilang manghang na salita na tinitira nila yung scammer. Opo. Diba? Usually yon, normal reaction is magagalit ka doon sa scammer kasi nagamit yung picture mo at pangalan mo. Diba? At meron na tayong mga insidente ganun na kung saan nag-cooperate mismo yung picture na nagamit na scammer. Opo. Para habulin yung scammer. Yes. In their case, hindi. Ayaw nila. Pangalawa, nung sabi kong tutulong tayo para matrace kung sino yung scammer, ayaw nila. Mm-hmm. Two, ito ang pinakamatindi ngayon. Dahil sabi niya, hindi man lang daw tayo nag-check, reckless tayo. Paano tayo mag-check? Eh, yung FB account nitong may-ari ng picture na ginamit ng scammer, ay naka-private. Yes, naka-private. Kahit na mag-search ka sa lahat ng social media platform, hindi mo makikita ang kanyang litrato sapagkat naka-private yun. So kapag naka-private yun, ibig sabihin, ang mga members lang doon, ang nakakita lamang doon sa mga pictures na post na yon ay mga kaibigan niya. Tama? Tama po. Ganun po talaga ang policy sa Facebook, sir. Exactly. So pag hindi niya kaibigan, hindi makaka-access doon sa mga pictures niya. Yes. At bakit nakaka-access yung scammer sa Facebook account niya na naka-private? Mm-hmm. At lahat ng mga pictures na pinupost niya, nakuha. Nakukuha. Opo. Tatlo. Right? Pang-apat. Sir. Ayaw makipag-usap nung may-ari ng picture. Why? Di ba dapat kung saan nag-umpisa yung problema, nabunyag yung problema, doon siya pupunta para i-clear yung kanyang pangalan? Mm-hmm. Bakit? Sa halip, nag-live siya sa FB, ilan lang nakapanood, at nagdadadakdak siya, tinira-tira tayo. Why? And then, ito ngayon, yung panglima. Yung bang magtataka tayo na yung mga litrato na nagkalat ngayon, na-access nung scammer. Opo, hi. Okay? Makinig ko kayo ha, ginamit ng scammer. At sinabi ng scammer na si Hart Isaga. Paano nalaman ng scammer na ang apelyido ng may-ari ng picture ay Isaga? Pang-anim, the last but not the least. Yung may-ari ng picture, galit na galit sa atin at ayaw makipag-usap sa atin despite the fact na tayo nakatulong. Six. Tama. Oh, sa live niya, sinabi niya Isaga siya. At Isaga din po yung pangalan ng scammer. Now, itong sinasabi ng mga netizens. Malaking porsyento na ito pong may-ari ng picture at itong scammer na nagpapanggap ng Hart Isaga ay magkakilala. Possible, ID. At ngayon, kaya ayaw maghabol nitong may-ari ng picture dahil kakilala niya ito, best friend niya ito, at baka, hindi lang best friend, baka there's something special between the two. Ito po sabi ng mga netizen, ang tatagin ng mga netizen eh, baka itong the real owner of the picture and the scammer, there's something special about these two people. Nagtagpi-tagpi ng mga netizens. Ang galing niyo po mga netizens. Tama nga naman. That's why ayaw nilang mag-cooperate. Now, ito po yung hamon ko sa may-ari ng picture. At doon po sa nanay ng may-ari ng picture. Total, ikaw rin lang naglantad. Sinabi mo on air yung pangalan ng iyong anak. Pero hindi ko rin sasabihin pa rin. I'll respect kasi sabi niyo, you don't want anything to do with us. We're reckless, we're irresponsible. Sino naging irresponsible? Yung anak niyo po mismo, nag-live eh. Ito po yung hamon ko sa inyo. Para naman po, for the future, na wala na pong maloko itong scammer. Kung kayo po may pagmamalasakit sa ibang tao, kailangan pumayag po kayo na matrace po natin itong scammer. Mag-cooperate po kayo kasi kayo lang po ang may karapatan magdemanda, identity theft. Hindi po pwedeng itong si SG. Mas matibay po ang kaso kung ang magpapile ng case ay yung mayroon ng picture. Si owner. Si owner. Pero si owner ayaw. Kaya ang hamon ko po doon sa owner ng picture, pati doon sa nanay, kung talagang hindi nyo po kakilala yung scammer, then makipagtulungan po kayo sa mga otoridad para wala nang maloko yun at kung meron man yung mga loko, para matuntun. Di ba? Yes po. At matulungan nyo na rin po, ito kong si SG Joe. Kung totoong naawa kay SG Joe, kasi sabi niya naawa.
Kasi kung naawa kay SG Joe, yung bang mahuli yung scammer at malaman ng SG Joe na nahuli yung scammer, kahit papaano, makaka-unload po yon ng burden, ng stress. Totoo yan. Yung bang sa wakas, ito yung nanluloko sa akin, nahuli. Pakonsuelo mo lang dun sa SG. Correct. Isa pong malaking konsuelo yon sa SG through your cooperation na mahuli yung scammer. Sa ngayon, kaya po namin. Pero, so, what next kung natuntun? It has to be you, the owner of the picture, who should initiate filing the case. Pero hindi ka interesado eh. Sa halip, galit na galit ka sa amin, sa mga staff. Sobrang gigil nyo sa mga staff namin. Sobrang galit ninyo sa mga staff namin. Kung ano nung pong pinagsasabi nyong masasakit na salita against RTIA, nasa halip kayo po ay magpapasalamat. So last but not the least, lumantad kayo. Prove to the netizens na mali sila. Failure to do so, then tama lahat ng mga duda ng mga netizens na binanggit ko na at hindi ko na ulitin. Hindi nagkamali ang mga netizens sa pagdududa sa inyo. Now, kung lalantad kayo, habulin natin yung scammer, ibig sabihin, mali yung mga netizens. Fair enough? Fair enough, Idol. Yun lang. Okay, Sir Dennis. Yes po, Idol. Sabihin niyo po kay Sir Joe kung willing po siyang habulin itong scammer. Opo, kausapin po siya ng mga ano. Pero, mababaw lang yung kaso. Mas mabigat Opo. Ang kaso sana sa yung identity theft. I-ready lang po yung mga resibo just in case nagbagong isip nitong mayari ng picture at yung nanay. Opo, Idol. Yung nanay sobra-sobrang galit eh. Pero doon ako nang bumili sa isang netizen eh. Sabi, baka raw ito, mayari ng picture at saka itong scammer, Mm-mm. baka raw dati ginagamit lang ito para pahiyain to. Yun ang sabi ng netizen. Sabi ng netizen, hindi ta atin. Kumbaga parang there's something between the two. May connection. Opo. And then, siguro, blackmail or something. Sabi to ng isang netizen, ha? Mm-hmm. Tinuluyan. Kaya, nataranta to ngayon. Akala niya hindi siya tutuluyan. Yan po ay galing sa isang netizen, ha? Or, isa pa. Ito, ang galing-galing talaga. Ito, isang netizen, oh. Sabi ni Chester, mga kamag-anak. Yun nga. Actually, yun po yung duda namin ng mga staff. Baka kamag-anak po. Pwede rin. Opo. Kasi yung isang netizen sabi, baka karelasyon dati. Opo. X. Diretsyon ko na. X. Opo, X. Kaya marami mga hakahakay mga netizen. Baka X. Ito ngayon, may mga nagsabing kamag-anak. Kaya nga po, lumutang na po kayo yung mayari ng picture. Makipagtulungan na po kayo sa mga otoridad para tugisin na natin itong scammer. Kapag ayaw nyo pong lumutang, ibig sabihin, tama itong mga duda ng mga netizens. So, hindi nyo po pwedeng sisihin yung mga netizens na sabi pa nga ng iba, huwag na kayo mag-inarte. Pa-rich kid pa yung style ninyo, bulok. Yun ang sabi. Netizens ang nasabi nun. Kaya ang gagaling ng mga netizens, palapakan natin yung mga netizens natin. O, diba? Mm-hmm. Dito sa programang Wanted sa Radyo, hindi lang po kayo ang natututo sa amin. Kami po, may natututunan din sa mga netizens. Ayun, yung mga binibigyan nilang opinion, mm-hmm. meron tayong natututunan doon. At tama nga naman. Kung tutuusin, ha, may sense nga naman yung mga sinasabi ng mga netizens. To the extent na pwede sabihin natin, maari, pwedeng tama. Opo. Doon ka rin magkakaroon ng haka-haka sa kanila, sir. Eh. Mm-hmm. Yeah. Mga okay. Comments nila. So, para mawala na yan lahat, ikaw na may-ari ng picture, mag-cooperate ka sa motoridad para mahuli natin yung scammer. At kay ikaw, nanay, mag-cooperate po kayo. Dahil kapag hindi po, well, mga netizens, nag-aantay. Sabi ng mga netizens, tumpak kami. Diba? Oh. Anyway, kami po, sa muli, ay sumasaludo kay Mr. Dennis Panulino. Sir Dennis? Yes po, Idol. One more time. Sobra-sobrang thank you po. Nasabi ko na po ito noon. Nasabi na rin po ito ng mga netizens. Sana po, lahat tayo, meron pong isang kapatid na tulad ninyo. Mabuhay po kayo, sir. Salamat, Idol. Salamat po. Mabuhay rin po kayo. Ingat po kayo palagi, sir. Opo, sir. Okay. Idol Rafi, nandito na po ako sa bahay. Nakuha ko na po yung natala mong pera na worth of 50,000 pesos. Malaki na pong tulong po sa pamilya ko. Idol Rafi, maraming salamat po. Binigyan niyo po sa akin. Maraming salamat po. God bless you. Rapi Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon.
Sir, ito na ang binili kong bulok. Gamot namin. Maraming salamat po. Tungtungan dahil merong rapid tool po ka na masusunod. Salamat sa pira na binigay mo. 25,000 nakapili na kami ng gamot namin na mag-asawa. Idol Rafi, salamat. Mabuhay ka. Idol Rafi, salamat. Binigyan ng kabuhayan mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord. Siya na bahalang magbalik.